Ngayon, pwede na po natin bitawan yan, yung ring na yan. Idukulang natin ng konti para abot niya. Okay. Ibitawan na po natin yung ring. Magandang buhay po muli sa inyong lahat. Ngayon po, hindi na po natin patatagalin. Ngayon naman po, ang ituturo ko sa inyo ay basketball. Paano po mag-basketball ang ibon? Same lang din po ito ng proseso doon sa alkansya na itinuro ko nung nakaraan. Ganito po gagawin ninyo. Wala na pong paligoy-ligoy. Ito po yung bola. Kung wala po kayong bola, mag-ikot lang po kayo ng papel, then i-tape po ninyo. Ito po kasing aking bola ay sira-sira na dahil wala po akong mabilihan. Okay. Ganito po. Ito po yung bola ninyo. Patutukan niyo po sa kanya. Yan. Siyempre, reward. Paulit-ulit po. Patutukan niyo sa kanya. Then, reward. Ang aking pong reward ay Pikoy hand-feed formula. Ito po yan. Ito po yung aking reward. Hand-feed formula po ng Pikoy by Munting Ibunan. Para baka magtanong na naman po kayo kung ano po yung nasa syringe. Ayun po, pinakita ko na po sa inyo. Then, papatukan nyo na naman ito. Yan. Paulit-ulit nyo pong gagawin yan. Kapag po, tinutuka niya na ng tinutuka, subukan nyo pong ibigay sa kanya, then bitawan po ninyo. Kailangan maiangat niya. Yun. Ngayon, tinutuka niya, then inaangat niya. Yun na po yun. Ilalayo nyo na po yung bola. Papakuha nyo sa kanya. Get? No. Pag hindi niya nakikita, babalik nyo. Tapos, ibibigay sa inyo. Ganun lang po yun. Paulit-ulit po. Ito po yung bola. Papakita nyo sa kanya. Hintayin nyo. Up, no. Get? No. Yan. Huwag nyo bibigyan ng reward kapag hindi po dinadala sa inyo yung bola. Kailangan dalahin po sa inyo, ha? Kasi pag binigyan nyo po siya ng reward, tapos hindi nyo dala to, masasanay siya. Kaya ang gagawin nyo po, kailangan dalahin muna sa inyo. At kailangan po ang ibon ay gutom. Hindi po pwedeng busog. Kasi kung busog yan, hindi po yan susunod. So, ito po yung bola. Lagay nyo po doon. Pakita nyo sa kanya. Then, good bird. Reward. Then, lagay yung bola pa ulit-ulit. Okay. Nagawa nyo na po yan. Ito na, yung step 3. Okay, step 3 po. Dapat meron po kayong basketball ring. So, ito po yung ating basketball ring. Mas maganda po, yung basketball ring po ninyo ay nakakalas po yung pinaka-ulo or yung pinaka-ring. Mas maganda po kung nakakalas or gumawa na lang po kayo ng basketball ring ninyo, pang sarili. Kasi mas madali po matututo ang ibon kung kalas po ito. Kayo po kasi yung maglalagay ng size or yung taas, baba, di ba po? Then, para mabilis siyang matuto, ito po yung bola natin, di ba? Okay, bigyan natin reward. Ito po yung number 3, yung step 3 natin. Lalagyan nyo yung bola ron, no, get? Tapos, tapat nyo dito. Yan! So, nilagay niya sa butas. Di ba? Isinot niya doon sa butas. Nakita niyo po, isinot niya. Ulit-ulit. Oh, yan. O, mali. Huwag nyo bibigyan ng reward. Yun. Bigyan nyo po ng reward. Kasi inilagay niya sa butas. Isa pa. Oh, no. Yun. Bigyan nyo na po siya ng reward. Once po na inilalagay niya, lagi dyan, good na po yan. Matik yan. Marunong na siya. Okay. Ayun yung ball. Yun ang sinasabi ko. Kaya ako po sinasabi sa inyo, mas maganda po kalas yung ring. Nakita niyo po, kasi kayo po yung maglalagay ng taas, baba. Isa pa. O, oh, diba? Tinataas na natin. Unti-unti ko na po yung tinataas. O, oh, huwag niyong bibigyan ng reward yan. Huwag niyong bibigyan ng reward yan. Hanggat hindi niya nasushoot, huwag niyong bibigyan ng reward. Okay, wala pong reward yan. Yun, ang may reward. Ganun po talaga sa umpisa, sumasablay po talaga sila. Wala tayong magagawa ron. Siyempre, practice pa lang sila. Okay, ayun yung ball. Ayun, nasushoot niya na. Kapag nasushoot niya na po yung ball, pwede niya na po ilagay yung ring doon sa kanyang stand. Ayan na. Diba po, pwede niya na po ilagay. So, tatapat niyo sa kanya, baka hindi niya abot. Iyuyuko niyo kasi baka hindi niya abot. Okay, ang proseso natin, lagi pong nakatapat dito, so huwag niyong babagurin yung pwesto ng ring para isa lang yung dadalahan niya. Kasi pag binago niyo po ng pwesto yan, malilito. So dapat dito lang tayo pepesto. Kung saan po tayo nag-practice, doon lang din po tayo pepesto. Okay, lagyan natin yung bola. Ano ka? So hindi niya abot. Huwag niyo pong bibigyan ng reward. So iyuyuko niyo yung ring. Okay, isa pa.
Oh, hindi na shoot. Ito pa. Okay, good. Nakita niya, sinut na po. Ulit. Ang tagal mo i-shoot. Yan. Okay, sinushoot niya na. Kaya lang, binababa natin yung ring kasi hindi niya abot. Okay. Ngayon, pwede na po natin bitawan yan, yung ring na yan. Idukulang natin ng konti para abot niya. Okay. Bibitawan na po natin yung ring. Tingnan natin. Okay, good. Kapag nagagawa niya na po ng paulit-ulit na naisushoot niya na rito yung bola, pwede niyo na pong baguhin yung pwesto niyan. Kasi, nasushoot niya na dito. Pero dapat pag nagtuturo po kayo ng ibon, dapat isang posisyon lang muna. Sa kanya na po baguhin yung posisyon kapag marunong na siya. Ngayon, babaguhin natin yung posisyon. Good bird! Marunong na kasi siya, kaya kahit baguhin natin yung posisyon, alam niya na kung saan dadalhin. Nahatpan niya po, di ba? Good bird! Ganun lang po siya kadali. Kaya madali lang po magturo ng basketball. Ang akala lang nila mahirap. So, okay, last. Shoot. Okay. One more. Ito pa yung ball. Okay, one more. Shoot. Last. Okay, good. Ganun lang po ang pagtuturo ng ibon. Kaya huwag nyo na pong pahirapan ang inyong mga alagang ibon. Huwag nyo nang imekos-mekos. Ganun lang po kasimple yan. Muli ako po si Kuya Honard, ang inyong Handfeed Bird Tricks Tutorial. Magandang buhay po.